Pampagana. Pampagana. LTO is Pratly. Iskandal anomaly. Ang dami-dami kawawa ang ating country. O Virgie, my Virgie, please report immediately. I miss you so badly. I miss you, my shooting body. Estragon, don't worry, I will give back your money. Oh, just promise me, please delete your CCTV. Kabadi, kaklase, kabarinan palagi. Don't worry, be happy, just relax and enjoy lagi. Estragon, don't worry, I will give back your money. Oh, just promise me, please delete your CCTV. Kita ka sa video. Makikita ka sa video. Makikita. Pero ngayon na ba, balik niya? Bukas. 21, ikaw na lang. Oh, balik. Ano yan? Balik siya kanyang upuan. Bigyan kaya siya ng 21 gun. Salute. Sa lubong? May kabarilan eh. Ay, oo, tama. Kabarilan niya. Siyempre, grandiose yan. Hindi ba binibigyan ng mga patay na? No, not necessarily. Aski buhay pa. Aski diplomat. 21 yan. Eh, kaya lang kabarilan eh. Oo, bakit? Pinitiyan lang sa okasyon. Eh, member naman siya ng State of Calamity. Sino? Teta, dito yun. Yan ang gagawa ng... Corner Araneta. Oo, underpass. Tapos 15 buwan. Na gagawin niya. So, more than one year yan. Karine, saan pa niya kaharap yung ano na yon? Construction na yun? Papuntang Araneta mismo? Araneta. Hindi Araneta. Yung Quezon. Ito yun eh. Ito Araneta, ito yung Quezon. Apo, saan po dito dyan? Ano na bubutasin? Yung Quezon. Oo, gagawa ng Araneta. Underpass. Yung limang lanes na yan, magiging tatlo na lang. Bawat side? Dalawa lang ang bakante, sarado na yung dalawa. So, pero bakit kailangan magbubutasan pa ilalim, Karine? Di ba kailangan dapat road widening na lang doon? Saan ka magbubutas? Eh, road widening. Hindi, gigibayin mo yung mga building doon sa kalawat kanan. Hindi naman. Pero kasi meron lang ibang pwesto doon para ano eh. Wala kasi talaga magsisikip siya eh. Kahit magbutasan mo siya, talaga magsisikip siya. Pagpasok mo ng area ng Santo Domingo eh. May tapat na simbahan, talaga masikip na roon eh. Yun ang magiging bottleneck. Yun yung talaga eh, Karine. Ito yan ha. Bubutas dito. Papuntang Araneta yan. Diretso. Diretso ka ng Banawi. Doon din lalabas ang Makitid yan eh. Oo nga. Kaya nga, Makitid din. Traffic din. Po din doon yan eh, di ba? Doon po talaga nagka-traffic yung Quezon Up na yon. Sa may Santo Domingo, patpunta na yan ng Spanyol. Doon dapat ibutasin na, lagpas ng Santo Domingo. Kasi maliit po yung kalsada doon. The only advantage I can see is, at least yung mga dire-diretso na dadaan sa underpass, hindi na titigil. Kasi wala nang traffic light na red light. So tuloy-tuloy yun. Still, tama yung sinasabi ninyo, yung Karanatnan, as always, even before, bottleneck nga. Malapad yung portion ng Quezon Avenue before ka tumawid ng Araneta. Yeah. Pero after na tumawid ka, pakitid nga. Pakitid na yun eh. Ando na yun. Hindi na kailangan butasan eh, Karine, kung ano, gastos na bubiyan. Layo na lang. At saka, talagang, lalo na Karine, pagtag-ulan, talagang masikip doon sa area na yan dahil once na bumaha sa Spanya, ayun, ang tail end niya nandiyan na sa... Andun pa rin eh, kasi napakaliit ng ano niya, space niya eh. Yung i-delay mo ngayon, sa loob ng 15 buwan, eh... Pasakit pa rin. Parang ipunin mo yun. Ipunin mo ganito sa hirap mo. Nangako si Secretary Singson, ano, DPWH, na bibilisan nila and pilitin nila na matapos after 10 months. Ayun, wala naman eh. But as to whether they can do that, well, it remains to be seen, of course. Eh, paano yung umuulan? O, yun. Mahain pa naman. Speaking of ulan din, puntahan muna natin itong Tropical Depression Egay daw, papalayo na ng bansang Pilipinas. At alamin natin ang update. At syempre, yung papasok na hindi bagyo naman. Hindi mo magsak sa lupa yan, ha? Oo, hindi nag-landfall. So, alamin din natin kung yung Falcon naman bukas ay anong oras magla-landfall. Nandyan po sa Pag-asa DOST, si Bernard Dadis. Good morning, Bernard.
Yes, good morning, Leo. Good morning sa masayang barkadahan ng Pandahan at syempre kay Kuya Daniel Rizon. At alamin nga natin itong update para sa mga ngayon lang nakapagbukas ng kanilang telebisyon. Hingil nga dito sa Bagyong Egay at sa namumuong sama ng panahon na binabantayan naman ngayon ng Pag-asa Weather Forecasting. At para bigyan tayo ng update, kasama natin si Ginoong Aldsar Aurelio ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Ginoong Aurelio, ano nga po ang ating update ngayon? Magandang umaga sa inyong lahat. Kanina pong alas 7 ng umaga, si Bagyong Egay na nandito po sa bandang alayo niya, 700 kilometers northwest ng Aparicagayan. Tama po kayo, ay patuloy siyang kumikilos na westward at magandang balita, palayo na po ito sa uting-uting lumalayo sa ating bansa. At kapag nanatili sa kanyang pagkilos na 20 kilometers per hour at pakalulo ng kanyang direksyon, baka umayang hapon po nasa labas ng ating Philippine Aero Responsibility. Nakataas pa rin ang signal number 1 dito sa Northern Cagayan, including Calayan and Babuyan Group of Islands, Batanes Group of Islands, Apayao at Ilocos Norte. Kaya doon sa mga nabanggit na lugar ay ating palalahanan na maging alerto sila sa mga posibleng flash flood at landslide. At doon naman doon sa western section ng Luzon o lalabing bahagi ng Luzon, pati na rin sa Kabuuan Mindanao, Visayas, ay patuloy na makakaranas ng mga pag-ulan at medyo malalakas ang hangin dahil po yan sa habagat na pinaibayon ni Bagyong Egay. At tama po kayo, may isa pang low pressure area, nasa labas pa rin ng ating Philippine Aero Responsibility at almost na layo ho niya to, ang sentro ng low pressure area ay mga around 1,000 kilometers east ng Mindanao. So inaasahan natin itong LP nito ay papasok sa ating Philippine Aero Responsibility ay baka bukas ng umaga. Ang susunod po ng weather bulletin o kay Bagyong Egay, maya pong 11 ng umaga. Yung po bang itong namumungsama ng panahon na kung sakaling mabubuo ay tatawaging pangalan niya ay Falcon, ano ho? Yung po bang direksyon niya ay kagaya din ng direksyon na tinahak ng bagyong si Egay? Maaari pong maging katulad ng direksyon ni ang kanya tinahak ng Bagyong Egay. O kaya naman ay maaari ang kanyang direksyon ay northwest na pagpasok niya at ganito ang magiging direksyon niya, northwest. So mayroong mga senaryo na pwedeng ganito ang kanyang direksyon or maging katulad ng kanyang tinahak ng Bagyong Egay. So maaga pa para sabihin ang magiging direksyon niya. So ang gagawin namin ay patuloy kayong bibigyan ng update ukol sa mga nangyayari sa ating weather. Yung pong naranasan natin ka na magdamag kagabi, yung po ba ay dulot ng Bagyong Egay at mararanasan din ba natin yun ngayong maghapon? Tama po kuya, at mararanasan natin ngayong hapon na makulunin na may mga pag-ulan dahil po yan sa habagat, hindi po yan sa, dahil sa Bagyong Egay dito sa Metro Manila. Okay, yan. Kaya sa mga araw po na ito, sa buong maghapon, asahan na po natin na magiging maulan, makulimlim. Kaya sa mga gigimik, babiyahe, mamamasyal dahil holiday, ay magdala na po kayo ng mga pananggalang sa ulan at iwasan na mabasa ng ulan para po makaiwas sa anumang sakit. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat, Bernard Daddy. Kung nga rin, Jocas Karela, di ba? Ang 40 billion, what is the assurance na ang talagang sinasabi lang, yung talagang modernized at hindi kakarag-karag at second-hand na naman ang bibili nating mga barko at mga eroplano? 40 billion, magiging nasa posisyon ba tayo to withstand a war with a very potent China? Gasolina lang. Sabihin natin, masyadong kayang suporta ng China ang pakikipagdigmaan sa atin. Tatagal ba tayo? Tatagal naman. With 40 billion. Gasolina lang. Ano bibili mo rito? Actually, di ba mabibili naman kami, but that will never be enough na kukunta natin ang China, no? With their military might. Ang sabi ni... lang to, pang... ano lang, yung... Masabi lang. Masabi lang protect na... sa ano sa ating territorial waters against encroachments by fishermen. Fishermen. Na mga ganyan. Pero kamo ito, magre-rely tayo rito sa militar. Tatapatan natin ang China, tatakutin natin ang China. Ang Vietnam, tatakutin natin. Pinakita natin kanina ang tail of the tape. Kanina may tanong, may tanong, sa 40 billion pesos ba, ilang eroplano at barko ang kayang bilhin? Ito, sa eroplano na lang, yung isang F-18 na fighter attack plane, US, top of the line yan, ano? Siguro ang pinakamababa na presyo niya, mga $35 to $40 million. O, magana na yan. E, times mo 43, wala na, kulang na yun. Kulang yung 40 billion na lang. Hindi na sapat, yung 40 billion. Pagkano, Marco, Joe? Depende kung bibili tayo kunyari mga Corvette type lang na missile firing. Depende kung saan natin bilhin. Pag binili mo sa Amerika, mas ba. Pag bumili tayo sa mga Spain,
or let's say Germany. Oh, Germany mahal din. Saka depende sa laki, ano? Mm. O siguro, mababa na yung... siguro isang barko na maganda-ganda, mga... $50 million. Naalala mo, Joe, yung laban ng Iraq dollars. At saka USA. Mm. Yung Iraq at saka USA, sample na lang yan eh. Eh, pinipindot, parang naglalaro lang ng computer yung mga kado. Chasa oh. Yan ang... Poong! Tama, tapos ipa-flash pa rin sa television yung presyo. Mm. Ito yung mabibili niyong itong tanki na ito. May tank price pa eh. Mm. Siyempre naman, promotion. Kung gusto niyo bumili, ito, kumonekta kayo. O, ito na naman. Papalusog, ginawa tayong, ginawang demonstration yung ano eh. Iraq? Yung Iraq sa military hardware ng Amerika. Maganda eh. Eh, ganito rin ang mangyayari dito eh. Parang naglalaro lang ng computer eh. Hindi ito, ito ay conventional war. Unconventional, conventional war. In the sense na frontal yan eh. Puro misay lang. Walang gerila ano rito eh. At saka, Karin, nabasa ko doon sa 40 million. 40 million. Kasama... 40 billion, kasama pa rin doon yung bibili ng mga parang two-way radio para daw mabilis yung communication. Two-way? Wala pa tayong gano'n. Wala pa tayong gano'n. Wala pa tayong gano'n. Text-text na lang yun. Ay, yun nabasa. Para mo nang nakikita, Joe, may two-way radio. Ang kita rito, lagay na natin sa 30% ang kita sa 40 billion. That's around. Bakit? Bakit alin dito? Alin ang bidding? Alin ang bilihan? Alin ang leasing na hindi kumita? Middleman pa. May tanong lang ako, Karin, Joe. Yung napagbentahan noong araw sa BCDA, kasi military kwan yun eh. Oh. Or, di ba, dapat ando dun yung panahon na ando dun yung military kwan nila eh, di ba? Oh. Na pagagandahin nila yung military... Asan ngayon yun? Yung pera na yun? Inagawin ko na yung tanong, ang tanong mo is related to the sale of much of Fort Bonifacio. Dahil ang usapan noon, the proceeds of that sale, or yon, no sale, kailangan na, were supposed to initially fund the 15-year AFP modernization program. Eh ang sagot yan, hindi natin mahanap kung saan nga pumunta. Ang daming nakinabang, pero kung bubuklatin nyo, yung breakdown, yung record, makikita nyo na ang hindi nakinabang militar. Precisely. At ito, Karin, eh. Totoo yan, ha? Ibenta niya, Aguinaldo. Bukutin nyo kung saan napunta. Yan daw gagamitin sa safety nets natin yan, eh. At saka yung sa safety nets, yung pinagbentahan dahil sa globalization. Oo, ng petrol, di ba? At saka yung OPSF. Benta na. Tapos ito, ibinenta rin para i-modernize ang military. Eh, ang perang pinagbentahan, wala sa hindi sa militar napunta eh. Napunta. Ang lion share na wala roon sa militar. Until now, we haven't heard of any satisfactory explanation as to where the money really went. Nawala yun din. Tama si Karine. Ayan. Hindi napunta sa militar. At syempre, gusto sumali sa ating discussion ng ating mga televiewers at may nag-text nga, sana matako tayo, sana magising tayo sa katotohanan. Kahit hindi tayo gamitan ng China ng armas de guerra, sa suntukan lang isa-isa, sa dami nila, di tayo ubra. Mani, paano? Ay, di! Paano, Mani? Matinap na ako si Pantay! Suntukan! Tasin yung Guerrero! Pag-iubo pa lang ang tao, bro, dyan. Eh, Pantay na takay na yung Guerrero. Sa dami nila, ibig sabihin. Doon sa pelikula, dahil nating tinalo, eh, isang rani po lang eh. Okay, anim na truck na hapon eh. Nalalaglag. Eh, si Era pa. Asong sa longga. Kaya alam mo si Era. Si Panday pa. Oh. Si Panday. Dito lapid pa. Dito lapid pa. Yung Guerrero pa. Yung Guerrero. Hindi nila kaya. China pa. Sobra kami. Ikaw, Brian. Ano? Karine, napag-alaman ko na po kasi kahapon dahil may medical mission kahapon sa clinic ni Kuya. Nalaman ko po na pag natulog pala tayo ng maaga, ng mahaba sa gabi. Sa gabi, Karine. Pag tulog naman to. Pag sa gabi yung natulog ng maaga, ay nang mahaba, nagpapatalas ng isip. Yun. Ano pa na siya sa gila? Ano ang rekomendasyon mo? Matulog tayo ng maaga. Matulog ng mahaba sa gabi. Hindi kasi Karine ang paliwanag po. Mahaba na tulog po eh. Ang paliwanag po ng doktor, pag sa hapon tayo natulog, nagpapalakas lang ng katawan yun. Pero pag sa gabi daw tayo natulog, yung wala talagang ilaw, dun lumalabas yung hormone na nagpapatalas ng isip. Pinoy, take it from Brian. Hindi po. Yung ganun na sinasabi, o, bilyar man ang nilalaro mo, tulog ka maga. Kasi tama siya. May relation sa Spratlys, ha? Bakit? Kasi paano tayo makapaglaban ng gusto kung kulang tayo sa tulog? Ah, tama. Lahat matulog maga. Konektado. Kasi wala na tayong armas. Kulang pa tayo sa tulog. Paano tayo makikipaglaban? Natas ka po na. Nakain ng gasos lang tayo. Magulo na nga dyan. Ginulong mo. Ayan, ayan. Ito mula sa
ating viewer, yung melamine lang na nasa anagatas na galing sa China na alarma ang buong mundo. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, meron silang kwan. Malaki yung Market. Natural na pagpatanggal ng bulate ko, Karine. Yung pag-inom pala ng buto ng papaya, hindi mo siya ngunguyain, lulunukin mo lang 10 to 15 pieces, sabi po ni Dr. Basco, may chemical na nasa papaya na nakakapagpapatay ng bulate. At ang palatandaan ng bata ay merong bulate. 10 to 15 pieces na buto ng papaya. Brian, ano ang palatandaan ng bata ay may bulate? Luwa ang mata. Mapayat po, tapos malaki ang tiyan. Pinya yan sa umaga. Ayun, pwede. Kumakati ilong at saka yung puti ng mata naging makulay. Parang nangangaso. Parang kumakati ilong mo, di ba? Hindi ako, walang mulati. Hindi talaga tayo dito sa China. Kahit ang armas lang nilang gamitin sa atin, chopsticks. Chopsticks? Pauulanan lang tayo. Hulugan tayo ng chopsticks. Ano ha? Oh, Leia, ano yan? Yung simple na fishing boat galing sa China. Hindi maabutan ng Coast Guard na galing sa Pilipinas. Grabe naman kayo! Alam mo doon sa kanila yung mga submarine, nakaano lang eh, parang talipapa lang eh. Nakaparadala na ang dami. Nakaumang. Eto, iba may submarine? Lalo kay Chabit. Pwede naman natin iramin nyo dyan. Papairamin ko yun. Alam mo, sa totoo lang rin eh, yung under the 15-year modernization program, may plano noon ng Philippine Navy, noon pa si Dabmit, na bumili tayo ng kahit ilang piraso lang na mga maliliit na submarines. Basta may capability lang to fire torpedoes. Tapos yung mga, ang tao yata na magkukrew, mga 20 lang, maliit lang. Maliit lang. But we were never able, of course, sa drawing boards lang yun eh. Eh wala ngayong pondo, paano mo babibili? Mga anti-air truck. Medyo bakit hindi habulin ng ano, ng pamahal? Iba kasi ang submarino. Isang submarino pala, pwede mo takutin yung 10 barko. Ang mahirap, pag nakatama tayo, yun. Hinapon natin, tinamaan nyo, lumubog yung mga mangisda na galing doon sa mainland China. Nagalit ngayon sa inyo. Ba't nyo binanatan yan? Ano gagawin nyo ngayon? Patay ka. Pero mahirap eh. Kaya hindi ba, ang tao hindi dapat nagdadala ka agad ng baril eh. Diba? Kung pwedeng iwas ka. Hanggat maaari, ang isang bansa na mahirap, ang pangit nga ng tingin sa atin, ang tawag sa atin, sick man of Asia. Saan ka nakakita ng matanda na may sakit na, nandun na, eh mahilig pang mangaway. Eh, na Pilipino. Baka suicide. Hindi, pwede. Pwede pa yung nakipagsigawan sa kapitbahay. Oh, ikaw, anong ginagawa mo riyan? Be. Ganun, be. Pag sinungod ka ngayon, anong gagawin mo? Adisunto ka na lang. Di ba? Atras ka. At saka, Karine, talagang parang hindi natatapat yung mga taga-ibang bansa sa atin. Kunin mo, nangingisda sila sa karagatang sakop ng Pilipinas, tinatanggal yung mga flag nila, nilalagay muna yung flag ng Pilipinas. O, di ba? May insulto yan sa atin. Eh, walang katakot-takot eh. Eh, sige, gawin mo yan sa Amerika. Patay ka. Gawin mo sa China yan. Naku, kakatungtong mo palang arestado ka na. Kakatungtong mo palang dun sa territory nila. Arestado ka na. Sino makikipag-alyado sa inang parehas? Pero in fairness ka rin, in fairness sa ating Philippine Navy, we have a lot of good officers, ano? Our soldiers are very good. Kulang lang sa gamit. Matagal lang nilang inahangad na bigyan sila ng mga karapatan na, ano, karapat-dapat na mga barko, etc. Sanay tayo dyan. Tama mo silang Bonifacio, gulok eh. Bala, bulok. Laban eh. Baril eh. So, kaya nga, ang tantim natin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Eh, tirador na lang kaya ang gamit. Wala sa isang team natin ang pumatay ng dahil sa'yo. Kaya nga. Ang pumatay ng dahil sa'yo pala. Kaya nga, Karine, makipagkaibigan na lang tayo mga apo. May mapapala pa tayo. Pati naman si Lola, nakipagkaibigan kay NBT. Ay, nanonood ko siya ngayon. Kay Jerry Chua. So, may fire. Actually naman, nakikipagkaibigan din ako sa Carp Chuan Chow para
laging masarap ang toyo at patisco. Marcid Blue Purified Drinking Water, nakikipagkaibigan na ako. O sa Morong Star Beach Resort, makipagkaibigan na tayo. At saka sa The Taylor by Abe Fondano. At syempre, kaibigan natin ang mga taga-Lipa at Santo Tomas, Batangas dahil lagi po sila nagpapadala ng napakasarap na brewed coffee. At syempre, happy viewing din po kay Miss Myla Jose of Villa Romana, Ambuclao, Baguio City. Kay Miss Ninja Sabado of Arcas Cafe, Ambuclao, Baguio City. At Miss Tintin and Irish Espinosa ng Apalit, Pampanga. Galing po yan kay Johnny Thor. Ito, happy viewing daw po all LTV of District 1 and 4 of LBMR from Divine Katibog, Freddy of Jeddah and Brothers and Sisters, Local of Pilapil from Sis Babylene, Pianella Family, Cobin Family, Riseo Family, Local of Munoz, KBI Babaeng Bao of Bulacan, Workers mula kay Janice Nag-Awagares. Ayan. At syempre, maraming salamat po, Doc Joel Mendez. At syempre, kay Dr. Aileen De La Rosa. Congratulations kay Doc Joel Mendez kasi meron po siyang art gallery, yung kasal, kung saan napapanahon po yan ngayong June. At syempre, Derm Gem kay Dr. Daisy Lim Kamitan. Salamat po at kay June Sanchez. Happy viewing. Thank you, Doc Joel Mendez, Dr. Aileen De La Rosa, and maraming salamat kay Dr. Daisy Lim Kamita ng Derm Gem. Diyan po yan sa May Del Monte, Corner Banaue. Okay. Kay ano pala, kay Randy Fardo, his wife and family, I'd like to say good morning and hi to all of you. At happy viewing po kay Mr. Jerry Chuan, nanonood po siya ngayon. Naka-ube tayo, Karen eh. Thank you very much, Jerry Chua. Ayan, makipagkaibigan kayo. Mm. Ako, tayo, may park track pa tayo. Walang away. Okay. Rayleigh, Samantha and Rene, thank you very much. And Tabuso, Power Plus, thank you. Okay, Ina, good morning. At saka Francis Dicanchon, Dr. Francis Dicanchon ng Eskultura. Gusto niyong gumwapo, gusto niyong gumanda. At syempre, si Jimmy Reyes, yes. Get well soon ng kamay-kainan. Si Flick Asirmina, si Pakoy, si Gami, at syempre si Al Santa Maria. Si Ochit. Si Ochit Romanillo. Si Boyong. At saka si Delphine Family, si Elias, Kapitan Elias. Attorney. Happy birthday kay Teddy Hernandez, saka kay Jake Makatangay. At sa Nirvana nga pala, doon kayo kumain. Happy viewing sa kay Chris Baisa at Marisa ng lokal ng PRC Makati. At happy viewing kay Constante family, sa mga Constante family from dyan. At sa gusto ko mga po ng pamatay ng ipis at lamok. Super bogo. Hindi kayo mamordan po dito. Ayun, happy viewing sa mga KKTigay ng Santa Lucia at syempre sa local officer ng Santa Lucia, Ricky Ramos, kay Lucas Yana Lazarus Janet. Hi. Bitag na po. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon. Yes. Bukas, gadwiling muli natin salubungin ng isang bagong umaga at sabay-sabay tayong bumati ng isang Good Morning, Kuya!